Sabi nga nila ang buhay ng isang artista ay walang kasiguraduhan. Maswerte ka na kung umabot ka ng dekada sa industriya at patuloy na mahalin ng mga taong tumatangkilik sa'yo. Pero paano ka kung isa ka sa mga nalaos na bituin sa mundo ng showbiz? Paano mo ipipilit ang iyong karera? Lalo na't ito lang ang alam mong gawin sa buhay. Sa ganito, iikot ang buhay at pag-ibig ni Alona. Lalo na nang makilala niyang isang sikat na bituin sa kanilang industriya. Paano kaya maambunan ang liwanag ng kaningningan ng bituin ni Dion bilang artista ang bituing malapit ng lamunin ng dilim at tuluyang mawala? Katulad ng ating bida sa kwento. Ating tunghayan ang kwento ng pagmamahalan ni Dion at Alona. Malakas na ang ulang nagpatigil sa kanila sa isang gasoline station. Mabuti na lang at may sasakyan ng tatay niya na kasalukuyan niya pa rin nagagamit sa mga lakad nila. Yun na nga sir, hindi naman po pwedeng kami na naman ang mag-adjust nito. Nakita niyo naman kahit na maulan at may paparating na bagyo. Pinilit pa rin naming magpunta. Malapit na po kami sa location. Naririnig niyang patuloy na pakikiusap ng kanyang ama mula sa kausap nito sa telepono. Siya si Alona Rivera, 26 years old. Matagal na rin sa industriya ng showbiz. Sikat na siya noon. Kaya lang, nagsimulang lumamlam ang kaniyang career nang dahil sa isang pangyayari na hindi niya akalain na siya ang sasalo ng sisi. Papa, tama na yan. Hayaan niyo na po. Wala na po tayong magagawa kung may nakuha na silang ibang artista. Walang gana niyang sabi sa ama, sabay paling ng mukha sa bintana. Aba, hindi tama yun anak. Wala sila sa ayos makipag-usap. Kung inaakala nila napapayag ako na gantuhin nilang anak ko, hindi. Pupunta pa rin tayo doon. Sabi ng kanyang ama. Pinaandar na nito ang sasakyan ngunit laking gulat nila nang maramdaman ng tila paglindol sa loob mismo ng sinasakyan nila. Papa, ano yun? Lumindol ba? Taka niyang tanong. Napalingon siya sa bandang likuran ng kotse upang tingnan kung ano ang nangyari. Nako naman, kung mamalasin talaga, oo. Bulalas ng ama niya, sabay tanggal ng seatbelt. Binuksan nito ang pintuan at bumaba. Hindi naman siya napakali kaya't bumaba na rin siya ng sasakyan nila para tingnan kung anong nangyari. Hoy, alam mo ba kung gaano kamahalang sasakyan to na binangga nyo? Tanong ng driver. Bumaba ito buhat sa sasakyan. Inakala ng driver na magagalit ang may-ari. Naku sir, pasensya na kayo. Hindi ko talaga sinasadya ito. Pero sa tingin ko, hindi ako ang may pagkukulang. Katwiran ng ama niya. Ano ka mo? Napasigaw na sabi ng lalaki. Ikinapanlaki yon ang mga mata niya at parang talagang umakyat ang dugo niya sa ulo nang makita ang ginawang iyon ng lalaki. Hoy mister, sino ka ba para sigawan ng papa ko? Bastos ka! Wala kang manners! Sabat niya sa pag-uusap ng papa niya at ng driver. Ikaw bang may-ari? Tanong ni Alona, sabay baba ng sasakyan. Tapos nagulat sila nang bumaba rin mula naman sa sasakyang nakabangga sa kanila ang isang gwapong lalaki. Mang Badong, anong problema? Sir, ito kasing mga ito eh. Malaking damage ng sasakyan natin. Sabi ng driver. O ngayon, kasalanan ba namin to? Tanong niya. Yan yung driver mo sinisigawan ng papa ko. Pwede bang pagsabihan mo? Baling niya sa lalaki. Okay. Sorry kung napagtaasan kayo ng boses ng driver ko. Pero ang sinasabi niya lang naman, di hamak na mas malaking damage ng sasakyan ko. Aba, nako, parang kilala kita. Ikaw si Dion Hernandez. Nako eh, sikat ka na ngayon ah. Bulalas ng papa niya. Papa, ano ba? Ito ba ang oras para purihin ang lalaking yan? Wala akong bilib sa celebrity na hindi kayang patinoy ng mga tauhan niya. Pasinghal niyang sabi sabay tingin ng masama sa binata. Kaya nga humihingi ako ng dispensa para sa tauhan ko, hindi ba? Pasensya na. Sagot nito na sa kanya nakatingin. At sir, sorry kung nasigawan ka ng driver ko. Baling din ito sa papa niya. Hay nako, wala yun. Okay lang sa amin. Kayo naman ang lubos na napuruhan. Napakamahal pa naman ang sasakyan mo. Puri pa ng papa niya at nilapitan pa ang bumper ng sasakyan. Pa,
may sira din ang sasakyan natin. Dapat pinapaayos mo sa kanila, hindi yung pinupuri mo sila. Naiinis na sabi niya at inirapan ang mga lalaki. Okay, ganito na lang para hindi na lumaki ang gulong ito, miss. Ang abogado ko nang bahala rito, pati na rin sa pagpapagawa. Okay na ba yun sa'yo? Okay na. Tsaka isa pa pala. Kayo ang may mali, hindi ang papa ko. Sana naman, pagsabihan mong driver mo na matutong aminin ng pagkakamali niya. Sagot pa niya. Nako, Alona. Tama na yan. Pasensya na rin kayo. Siguro kasi nakaharang lang ang sasakyan namin kaya niyo nabangga. Patuloy na paghingi ng pasensya ng papa niya. Isang bagay na ikinaiinis niya sa ama. Maya-maya ay nakita niyang isang lalaki na bumaba mula sa sasakyan ng gwapong celebrity na si Dion at may ibinulong sa binata. Ah, ikaw pala si Shining Star, Alona. Grabe, maganda ka pala sa personal. Pero dahil sa marami ka ng pinagdaanan ay medyo masungit ka. Hindi ako masungit. Pinipili ko lang kasi ang mga ngingitian ko. Sa panahon kasi ngayon, marami ng masasamang tao. Seryoso niyang sagot. Ah, pasensya na kayo. Kumakailan lang kasi muntik nang maharas ang anak ko. Napanood niyo naman siguro yun sa balita. Sabi ng papa niya. Tara na nga, papa. Baka mamaya isipin pa nila na nagpapaawa tayo. Halika na. Aya niya sa kaniyang ama. Alam mo, sa industriyang ito hindi dapat tayo nagsisiraan. Dapat tayo ang magkampihan. Kaya hindi ka dapat nagsusungit. Okay ba? Tanong pa ni Dion na nilapitan pa siya. Para sa akin, kayong mga baguhang artista at sumisikat ngayon, ang mayayabang. Ayusin mong mga tauhan mo. Sabi niya. Tapos ay kinuha ang isang kamay ng binata at inilapag sa palad nito ang calling card ng papa niya. Tawagan mo na lang kami kapag ipapaayos mo ng sasakyan namin. Or else, may skandalo ka. Ako sa nainay eh. Ikaw ba? Pagkasabi noon ay tinalikuran na niya ang lalaki at saka sumakay sa kanilang sasakyan. Sasagot pa sana ang binata pero nilapitan na siya ng isa sa mga staff niya. Nako, Sir Dion, ang mabuti pa? Ipasikaso na lang natin sa abogado ang disgrasyang ito kasi mahirap na. Makuhanan kayo ng mga paparazzi. Mahirap madikit ang pangalan mo sa babaeng yan. Marami siyang haters at bashers at napaka-controversial ng buhay niya rito sa showbiz. Samantalang habang nasa sasakyan at umaandar na yon, tsaka lang niya napagsabihan ng kaniyang ama. Papa, next time alamin mo muna kung tayo bang may mali. Pagod na akong umako na makasalanan na hindi ko naman ginawa. So please, Papa. Madamdamin niyang salita. Oo anak, pasensya ka na. Ginagawa ko lang naman to kasi gusto ko nang makabangon ka sa karir mo. Sabi pa ng ama. Malaki kasi ngayon ang impluensya ni Dion sa industriya bilang siyang pinakasikat na lalaking artista. Wala po akong pake. Alam mo naman ngayon ang mga artista, naggagamitan na lang. At ayoko mapabilang sa mga taong ganun. Madala na po tayo sa nangyari. 5 taon na ang nakakaraan. Sabi niya, tapos ay nanahimik na. Hindi niya naman masisisi ang ama niya kung nagagawa na nitong limutin ang pride. Alang-alang sa ikababalik ng karyer niya sa showbiz. Alam niya na mahal lang siya ng ama at gusto siyang tulungang makabangon. Papa, pagod na ako. Pwede bang tumigil na lang? Kung ayaw sa akin ng mga tao, pwede bang tumigil na rin ako? Naiiyak na sabi niya. Anak, huwag kang susuko. Alam naman nating pareho na wala kang kasalanan. Hindi mo ginusto ang pagkawala ng iyong kaibigan. Kaya naman ang gusto ko. Ituloy mo ang pangarap mo. Sagot ni Ginoong Dante Rivera. Nang makarating sila sa location ng show na dapat ay siya ng guest, hindi inaasahang makikita nila sina Dion at ang mga staff nito. Nako, Sir Dion, narito yung laos na artistang nakaaway mo kanina, sabi kaagad ng PA nito. Napatingin naman sa kanya si Dion, kaya agad niyang inismiran ang binata. Nakita ng mga ito kung paano makiusap ang ama niya sa production manager at casting director nung araw na yon. Grabe ang pagmamahal ng papa mo sa'yo. Nakakaawa siyang tingnan. Halos lumuhod na sa pagmamakaawa sa casting director at production manager. Sabi ni Dion nang makalapit na sa kanya. This is none of your business. Sagot lang niya at tinalikuran ng binata. Lumapit siya sa kaniyang ama at sa mga manager. Sir, ma'am, pasensya na po kayo.
Bumuntong hininga muna siya bago itinuloy ang sasabihin. Siguro nga po kasalanan ko para paasahin niyo kami ng ganito. Kahit kailan po hindi kami naging pasaway sa setting ng programa. Ni hindi po kami na late. Kaya nagtataka po ako na ako yung tinanggal niyo sa programa. Sabi niya habang nakatingin sa dalawang tao. Alam mo, Alona, tatapatin ko na kayong mag-ama. Wala namang problema sa'yo o sa talento mo. Ang problema ang taong bayan. Hindi nila makalimutan ang pagkamatay ni Alicia at ang humors na inagaw mo ang boyfriend ng kaibigan mo kaya siya humantong sa pagpapakamatay. Humihina ang ratings ng programa. Kaysa naman sama-sama tayong bumagsak, mas mainam siguro na ikaw na lang ang alisin namin. Sabi ng production manager. Dahil sa sinabing yun ng dalawang tagapamahala, wala na siyang nasabi pa. Malungkot siyang tumalikod at nauna nang umalis. Hindi niya alam pero hanggang ngayon ay apektado pa rin siya ng kahapon ni Alicia. 5 taon nang nakalipas, batang-bata pa sila sa industriya. Namatay si Alicia sa mismong kasikatan nila. Umibig ito sa isang lalaking artista na kasalukuyang itinatambal naman sa kanya. Sinong mag-aakala na didibdibin ni Alicia ang kanilang love team at sisisihin rin siya nito bago magpatiwakal. Simula noon, nasira na ang karera niya sa showbiz industry. Hinatak siyang pababa ng malungkot na pangyayari sa buhay ni Alicia, ang kaniyang kaibigan. Ang ibig niyong sabihin, malungkot palang naging karanasan itong si Alona Rivera. Tanong ni Dion. Nung oras na yon, ay kausap niya ang ilang production staff na nakakaalam ng history ng pagkawasak ng career ng isang Alona Rivera. Tama, bossing. Para siyang isang tubig na tinatangay ng alon ng karir at kasikatan. Kawawa naman. Sabi ng isa pang staff, bakit hindi niya nilinis ang pangalan niya? Bakit hindi niya sinabi na yung si Jason Ferrer pala na ka-love team niyang may sala? Nasa na nga pala yun? Curious na tanong ni Dion. Wala na yun. Matagal na rin nawala sa mundo ng showbiz. Ito nga lang daw si Alona ng medyo kapal mooks. Ipinagsisiksika ng sarili at sumisipsipa sa ilang mga producers. Sabat naman ang isang baguhang artista na si Janus Alfredo. Sa palagay ko hindi tama na manahimik siya. Kung gusto talaga niyang maayos ang issue at manumbalik ang tiwala ng mga tao sa kanya bilang isang artista, dapat matuto siyang magingay at magsalita sa media. Suwestyo ni Dion. Hay nako, ang mabuti pa huwag na natin siyang pag-usapan. Baka mamaya mahawa pa ang mga karir niyo sa karir ng babaeng yun. Sabat ng isa sa mga staff. Samantalang napapaisip naman si Dion, lingid sa kalaman ng lahat ang nadarama niyang awa para sa dalaga dahil sa mga pinagdaraanan nito. Nang pauwi na sila, kasalukuyan na siyang nasa kotse sa parking lot pero wala pang PA at driver ni Dion kaya sinubukan niyang mahiga para makapagpahinga. Hindi niya akalaing matatanaw niya si Alona habang hinihintay ang ama na kinuha ang sasakyan sa ibang bahagi ng parking lot. Habang nakatayo roon, hindi niya akalaing may dadang nakamotorsiklo at ang angkas nito ay may hawak na isang timbang tubig at bigla na lang ibinuhos kay Alona. Ano ba? Ano bang kasalanan ko sa inyo? Sigaw ni Alona habang kitang-kita niyang basang-basa ang buong katawan nito. Napababa siya ng sasakyan at nilapitan ng dalaga. Ayos ka lang ba, Alona? Tanong ni Dion sa kanya. Sinabi ko bang lapitan mo pa ako? Ito ang resulta ng pananahimik ko. Sabi ni Alona sabay lakad palayo sa kanya. Bakit? Sinabi ko ba sa kanya na manahimik siya? Ang laki ng problema nun ah. Pabulong niyang bigkas habang sinusundan ng tingin ang basang si Alona. Parang nakita niya na giniginaw ito dahil sa nabasang damit nito, dulot ng ibinuhos na tubig ng mga lalaking nakamotor. Kaya hinubad niyang suot niyang jacket at mabilis na lumakad upang maabutan ang dalaga. Oh, inis ako sa'yo pero lalaki pa rin ako na marunong maawa. Sabi niya, sabay sampay ng jacket sa balikat ni Alona. Tapos ay tumalikod na siya at saka nagbalik sa kotse nila. Sir Dion, tumawag ang production manager ng reality show na kabibilangan mo. Kulang pa ng isang artist. Hinihingi ang opinion mo kung sinong babaeng idadagdag. Malaki kasi ang tendency na ang may iwang babae ay siya mong makaka-love team sa susunod mong pelikula at mga darating mo pang show.
Sabi ng assistant ng manager niya na si Paolo. Ito ang palagi niyang kasama bukod pa sa personal assistant. Talaga? Sino-sino naman ang mga pagpipilian? Tanong niya at umayos ng upo. Nang oras na yon, ay nasa sopa siya at hawak ang remote. Ilang nakaraang show na kasama pa si Alona Rivera ang pinapanood niya. Ah, si Susan Alegre, Shakira Diaz at Sheila Hermona. Sagot pa ni Paolo. Ah, ganun ba? Bakit hindi kasama sa mga pagpipilian si Alona Rivera? I think may talent naman talagang babaeng yon. Sayang naman ang talento niya kung hihilahin pa natin siya pababa. Tila wala sa loob na tugon niya kay Paolo. Pero ang totoo, ang dalaga talaga ang gusto niyang isali sa show na yon. Talaga? May sakit ka ba ngayon? Ang akala ko hindi mo gusto yung babaeng yon. Bukod ka mo sa bad publicity niya eh, nayayabangan ka pa. Natatawang tanong ni Paolo. Hindi naman sa ganun Paolo pero wala lang. Parang naawa lang ako sa kanya nung nakita ko siya noong isang gabi. Grabe, kawawa talaga. May haters na binuhusan siya ng malamig na tubig. Grabe ng mga fans ngayon. Ganun ba? Sa pagkakaalam ko eh, hindi naman masama ang ugali ni Alona. Marami lang talagang nagbintang sa kanya na inagaw niyang boyfriend ng matalik niyang kaibigan. Napapatango na sabi rin ni Paolo. Ano sa tingin mo? Pwede mo bang isali sa list? Naku sir, baka naman may issue tayo niyan kung direkta ko siyang isasali at pipilitin. Tama ka. Paano kaya? Ah, alam ko na. Palakihin mo yung issue na nag-away kami. Tapos kunwari, hinahamon ko siya sa isang reality show. Mabilis niyang sabi. Sa mga ganoong pagkakataon kasi, ay mabilis siyang makaisip ng idea dahil gusto niyang makasama si Alona sa show na yon. Alona! Anak! Malakas na tawag sa kanya ng kaniyang ama. Bakit ho, tay? Mukhang magandang balita yan at humahangos ka sa pagmamadali ah. Tanong niya sa ama. Naku anak, ito na ang breakthrough mo. Isa ka sa inimbitahan para sa nalalapit na reality show. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-impake na tayo. Sabi pa nito na nagmamadali sa pagkilos. Tay, baka mamaya paasa na naman yan. Tapos pagdating doon, maglulumuhod na naman tayo at makikiusap. Hindi na rin niya kayang makita ang ama niya na dumaranas ng ganong klaseng paghihirap. Unti-unti na niyang sinasabi sa sarili niya na dapat na siyang matuto ng ibang klase ng ikabubuhay. Oo, mahal niya ang pag-arte at pagkanta. Pero kung nakikita niya ang kanyang ama at ina na nahihirapan dahil sa mga isyo na binibintang sa kanya, gusto na niyang sumuko. Anak, bibitawan mo na ba ang mga pangarap mo? Tanong ni Aling Elena. Pero ma, hindi ko na rin kayang makita si Papa na nilulunok ang pride para lang tanggapin ako at isali sa mga pipitsuging show. Malungkot niyang tugon sa ina. Hinawakan ng kanyang mama at papa ang mga kamay niya at tiningnan siya ng puno ng simpatya. Anak, last na ito. Narinig ko na may kinalaman si Dion sa pagkapili sa'yo. Sabi nila, na-challenge daw si Dion sa kung anong kaya mong ipakita sa reality show na ito. Kalat na kasi sa balita ang nakaraang bangayan niyo. Kaya ngayon, hinahamon ka raw niya. Sabi pa ng ama. Humigop muna siya ng hangin tsaka yun, pasimpleng ibinuga. Naalala niyang isang tagpo na nakita siya nito. At ang pinakaayaw niya ay ang malamang kinaawaan siya ng binata. Okay, siguro ito na rin ang chance para mapatunayan ko ang sarili ko. Kung sa bagay, reality show ito, hindi kailangang umarte. Sabi pa niya sa magulang. Tama anak, yan ang Alona namin. Matapang at palaban sa mga pagsubok ng buhay. Kahit na anong mangyari anak, huwag na huwag mong isusuko ang pangarap mo. Sabi naman ng kanyang ina. Kaya nang araw ng meeting para planuhin kung kailan magsisimula ang taping para sa nasabing reality show, naroon sila at unang-una pa sa lahat ng mga artista. Oh, tingnan mo nga naman. Hindi namin nakalain na may makakapansin pa sa'yo, Alona. Ang akala namin habang buhay ng aalon-alon ng karir mo. Sabi pa ni Mrs. Estela, ina ng isa sa mga baguhang artista. Kasama ng mga ito ang dati niyang manager na si Mr. Rodriguez. Alam niya na isa ito sa may pinakamalaking galit sa kanya. Anong ginagawa mo rito?
Ang kapal rin naman ng mukha mo, no? Masama ang tingin na ipinukol nito sa kanya. Teka nga muna, Mr. Rodriguez. Huwag mo namang bastusin ang ganyan ng anak ko. Yung nakaraan ay nakaraan na. Pareho nating alam na malinis ang konsensya ng anak ko. Sagot ng papa niya. Pa, tayo na. Huwag na nating patulan ng mga taong yan. Isa pa, trabaho ang pinunta ko rito. Pigil niya sa kaniyang ama. Talaga? Nakakatawa. Sino kayang siraulo ang nakaisip na isali ka sa reality show na ito? Hindi ba alam ng production na maaaring bumaba ang rating ng show dahil sa babaeng yan? Sabi pa ng ginang. Ako ang nagsabi. Mahinahon at cool na sabi ni Dion. Lahat naman sila'y napalingon sa gwapong matini idol. Dion? Ikaw ba talaga? Hindi ako makapaniwala. Sabi ng ginang na ina ng isa sa mga baguhang artista. Alam mo, Mr. Rodriguez, nalungkot naman ako sa narinig ko. Kanina pa kasi ako nandito sa likuran nyo. Sinabi ng kasama mo na tanga ako, kaya naisip ko na isali si Miss Alona sa show. Tipid ng ngiting baling ni Dion kay Mr. Rodriguez. Ano kasi? Nauutal na sabi ng lalaki. Hindi na bale. Ayos lang yun. Actually, isang alaga mong si Sheila Hermona sa mga naisip ko na isali rin. Para naman ang reality show na ito ay maging kakaiba talaga. Dito magbabalik ang ningning ng isang datihang artista. At kung gaano naman kagaling ang isang baguhang artista. Sabi pa ni Dion. Maraming salamat, Mr. Dion Hernandez. Alam mo, malaking bagay para sa amin na naisama si Sheila sa show na ito. Sabi ng babaeng kanina lang ay iniinsulto si Alona. Kumibit-balikat naman si Dion at pasimpleng nagtapon ang tingin kay Alona. Isang bagay na hindi na napansin ng dalaga. Pagkatapos ng meeting, sabay-sabay na ring nagtungo ang lahat ng cast ng reality show na pinamagatang Inside and Outside. Okay, ang reality show na pinamagatang Inside or Outside ay tumutukoy sa kung ano ba talaga ang tunay na pagkatao ng ating mga artista. Dito makikita ng mga manonood at mga tagahanga nila kung sino at ano ba talaga ang tunay na kulay ng kanilang mga hinahanga ang artista. Iyon ang sabi sa TV. Lahat sila nakatutok sa sinasabi ng host. Well, magkakaalaman na kung sino ba talagang merong genuine na puso at ang kaplastikan lang ang pinapakita sa mga manonood at fans. Nasabi ng isa sa mga artistang lalaki. Ngunit hindi na lang kumibo ang lahat para hindi patulan ang pasaring ng kasamahan. Silang mga artista na hindi naman bigatin ang magkakasama sa bus na yon. Tapos si Dion na star ng show ay naroon sa magara nitong camp car. Gusto niyang malula sa kasikatan ng binata at kung minsan ay napapailing na lang siya. Kaya pala ganun kayabang, may pagyayabang naman pala kasi. Sabi ni Alona sa isip lang. Nang makarating na sila sa venue, inayos agad ang mga tutuluyan nila. Gabi na noon at naisipan pa niyang maglakad-lakad sa labas ng hotel. Habang naglalakad, nakita niyang isang batang umiiyak. Oh bata, bakit ka mag-isa? Gabi na. Tanong niya sa bata na sa tansya niya ay nasa 8 taong gulang. Ate, kanina ko pa nga po hinahanap yung mama ko. Pwede mo po ba akong tulungan? Tanong ng bata. Nag-isip siya sandali. Sige. Mukhang bukas pa magsisimula ang show. Sige, ang mabuti pa. Magpunta tayo sa reception area. Baka kasi naroon ng mga magulang mo. Sabi niya. Kaya naman isinama niya ang bata. Natuwa siya at wala namang gaanong makakakilala sa kanya sa lugar na yon. Minsan, okay din pala na hindi ka kilala ng mga tao sa paligid. Sabi niya. Bakit po? Artista po ba kayo? Inosenteng tanong ng bata. Oo. Artista ako pero hindi ako sikat. Pabulong niyang sagot sa bata. Kaya pala po ang ganda mo. Artista po pala kayo. Namamanghang sabi ng bata. Nako, hindi naman. Pero atin-atin na lang ha. Kasi maraming magagalit sa akin eh. Sabi pa niya. Bakit nandito ka pa? Sabay pa silang napalingon ng bata nang marinig nila ang boses ng isang lalaki. Oh,
Bakit? Ngayon lang ba kayo nakakita ng gwapo at sikat? Tanong ni Dion sa kanila sabay ngisi. Ate, siya po kilala ko. Kasi paborito siya ng mama ko. Bulong ng bata at nahihiya pang tumingin kay Dion. Ah, ganun ba? Kung ganun, sikat pala talaga siya kasi kilala mo eh. Napapatangong sabi ni Alona sa bata. Kayo po, ano pong pangalan mo? Nako, huwag mo nang tanongin kasi baka mainis ka lang sa kanya. Ang pangit ng pangalan niya. May pang-aasar na sabi ni Dion. Tali! Tawag ng boses ng babae. Napalingon silang muli at nakita nga nila ang isang babae na kumakaway at patungo sa kanila. Mami! Sagot naman ang bata. Tapos ay bumitaw sa kamay niya ang bata at sinalubong ang ina. San ka ba nang galing? Nag-alala ako sa'yo. Sabi pa ng ginang at niyakap ng mahigpit ang bata. Sorry po. Mabuti na lang po tinulungan ako ni ate. Tsaka po itong paborito niyong artista si Kuya Dion. Sabi pa ng bata. Nako, salamat. Ikaw si Miss Alona, hindi ba? Tanong ng babae at inilahad pa ang isang palad sa kanya. Kinuha naman niya yon kahit na nakadarama siya ng kaba. Inisip niya na baka isang babae sa mga haters niya. Ah, oho, pasensya na kayo. Nakita ko kasing umiiyak ang bata kaya naman dinala ko siya rito. Magalang pa niyang sagot. Maraming salamat. Nung una ang akala ko masama ang ugali mo. Pero ngayon alam ko na mabait ka naman pala talaga. Sabi pa ng babae. Tama po yan. Madalas kasing mahusgahan ng isang artista ng mga tao batay sa mga iskandalo na kinasasangkutan namin. Pero hindi talaga alam ng marami kung ano ang tunay na ugali ng isang artista. Sabi ni Dion. Umalis ang mag-ina at naiwan sila ni Dion. Noong una ay nag-aalangan pa siyang pansinin ito. Pero napansin niya na sinusundan siya ng binata. San ka ba pupunta? Tanong niya. Ha? Ako? Namamasyal. Hindi naman siguro masama, hindi ba? Hindi naman. Kaso baka mamaya maraming paparazzi. Ayoko mapag-initan ng mga fans mo. Mamaya dyan, imbis na makabangon ako sa karir ko, lalo pang magalit ang tao sa akin. Alam mo, Alona, hindi mo may papakita sa lahat kung sino ka at kung ano ang totoo. Kung palagi ka na lang nagtatago o natatakot. Natural lang artista ka, kaya ang mga tao, kilala ka at aabangan ang buhay mo. Pero sikapin mo pa rin mabuhay sa mundong ito bilang isang normal na tao. Sabi ni Dion sabay suksok ng mga kamay sa suot na jacket. Nasasabi mo yan kasi sobrang sikat mo. Tsaka wala kang basher, walang haters. Halos lahat ng tao sa industriyang ito, iginagalang ka. Laman ka nga ng mga balita sa lahat ng platform, internet man o TV, at diary o magazine. Puro good news lang ang balita tungkol sa'yo. Kahit na, maraming mang tao ang hindi ka maunawaan, isipin mo pa rin yung ilang tao na nagtitiwala sa'yo. Sabi pa nito. Nagulat siya nang bigla na lang nitong kunin ang kamay niya at hilahin siya palakad. Teka muna, bakit mo ba ako sinasama? Sinabi nang ayokong ma-involve sa'yo. Bitawan mo nga ako. Sabi pa niya pero sa halip na bitawan ay inakbayan pa siya ng binata. Hanggang sa makabalik sila sa mga room na ibinigay sa kanila sa hotel na yon. O sige na, matulog ka na. Bukas simula na ng laban. Sana manalo ka. Pero para sa kanya, wala siyang balak manalo. Ang nasa isip niya, kung iyon ang magiging simula para makabangon ang karir niya, sapat na yon para sa kanya. Kinabukasan, naghanda na ang lahat. Sa isang lugar na malapit sa ilog magsisimula ang reality show nila. Gumawa ang production team ng mga task na gagawin ng bawat kalahok. Bago magsimula ang show, nagkaroon ng bunutan kung sinong mga magiging magkapareho sa larong yon. Lahat pwede, wag lang si Alona. Ayokong malasin, no? Sana si Dion ang mabunod ko. Sabi pa ni Shella. Para namang gusto ko siyang kapartner. Bulalas niya sa isip niya nang marinig ang dasal ni Shella. Nang reveal na kung sino ang magkakapartner, nagulat ang lahat na siya pang nakabunod kay Dion. Sa puntong yon, lihim namang natuwa ang binata.
Lumakad si Dion papalapit sa kanya at kinuha ang kanang kamay niya para suotan ang posas. Yun kasi ang nakalagay sa rules ng game na gagawin nila. Maghapon silang magkasama at hindi maaaring maghiwalay. Okay, I'm so excited na makasama ka, my shining star. Bulong pa sa kanya ni Dion. Shining star mo mukha mo. Pasinghal niyang ganting bulong sa binata. Sa kabilang banda, okay na rin sa kanya na itong makasama. Kahit na hindi naging magandang simula ng kanilang kwento, at least alam naman niya na hindi masama ang tingin nito sa kanya. Nagsimula ang palaro sa pabilisang tawirin ng sapa at kunin ang flag na nasa kabilang dako. Dahil pareho silang competitive, ginalingan nila at mabilis nilang nakuha ang kulay green na flag. Okay, dahil nanalo ang team ni Dion at Alona, may 1,000 points na sila. Ang susunod na game ay pinamagatan naming treasure hunting. Ibig sabihin may itinago kami dyan sa loob ng kakahuyan na mga treasure. Ganoon pa rin, ang maunang makahanap ng 5 bagay ang siyang panalo. Okay, ready? Get set? Go! Nang marinig nila ang hudyat ay mabilis na silang tumakbo sa loob ng kakahuyan. Sa paglalakad nila tila nahirapan silang mahanap ang mga treasure kasi hindi sila magkasundo kung saan direksyon pupunta. Dito na kasi tayo dumaan, sabi niya. Hindi. Sa tingin ko, dun sa bandaroon nila inilagay ang mga treasure. Giit din ni Dion. Malayo na ang nalalakad nila pero wala pa rin silang makita na kahit na isang treasure. Ano bang nangyayari? Bakit wala tayong mahanap? Dion, huwag kang kikilos. Natitigilan at halos manigas na sabi niya sa binata. Paano? Naroon sa harap nila ang isang klase ng ahas. Nako, patay. Anong gagawin natin? Natitigilan ding sabi ni Dion. Halos pigil ang hininga nito upang wag lang silang matuklaw ng ahas. Anong ginagawa mo? Tanong ni Dion nang makita siyang nakapikit ng marien at bumubuka pa ang mga labi. Eh di ano pa, nagdarasal na sana, umalis na siya sa harapan natin. Sabi ni Alona. Ilang minuto pa at nagsawa rin ang ahas. Gumapang ito palihis at nawala na ng tuluyan. Tsaka pa lang nila nagawang kapwa makahinga. Ang akala ko, katapusan na natin. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin kapag natuklaw tayo. Sabi pa ni Alona. Hindi nila napansin ang kulay pulang lubid kung saan yun sana ang hangganan ng lupain na kanilang dapat lakaran. Kaya tuloy, naligaw sila at padilim na ay hindi na nila makita ang daan pabalik. Anong gagawin natin? Dala mo ba yung cellphone mo? Tanong niya kay Dion. Nako, yun nga ang problema hindi ba? Hindi naman allowed sa game ang magdala ng anumang gamit. Sagot ni Dion. Ang mabuti pa, maupo na muna tayo rito sa ilalim ng puno. Naupo nga sila doon at sumandal. Mabuti na rin to, para makapag-usap tayo, para malaman ko kung ano ba talaga ang kwento mo. Nagtataka lang ako, hindi ba reality show to? Dapat sinusundan tayo ng kamera, hindi ba? Dapat alam na nila na nawawala tayo o naligaw tayo. Hindi naman pwedeng itong ganito. Nakakatakot dito sa gubat. Sabi niya habang yakap ang tuhod niya. Oo nga eh. Pero sa tingin ko, hinahanap na nila tayo. Sabi ni Dion sabay hubad sa suot na jacket at saka isinampay yun sa mga balikat niya. Yun na nga ang ikalawang pagkakataon na nadama niya ang init na gawa ng jacket nito. Sinabayan pa ng pag-akbay nito sa mga balikat niya. Salamat ha. Ikalawang jacket mo na to. Yung isa hindi ko pa naisasauli. Pasensya ka na. Nakakalimutan ko kasi. Okay lang. Marami akong jacket. Bakit ang bait mo sa akin? Bumuntong hininga muna siya tapos tinitigan lang ang mukha ni Alona. Kita niya pa rin ang kalungkutan sa mga mata nito. Wala lang. Nararamdaman ko na may mga problema ka na hindi mo pa mabitawan hanggang ngayon. Tama ka. Kung ako nga lang ang tatanungin, ayoko nang mag-artista. Kaya lang sabi ng mga magulang ko, ito ang pangarap ko eh, at huwag ko tong bitawan. Totoo naman ba? Kasi kung nahirapan ka na sa isang bagay at hindi ka na masaya, bitawan mo na. Sabi ni Dion, tapos ay
tinapunan siya ng malungkot na tingin. Akala ko nga ganun lang kadali eh. Pero masaya kasi ako at mahal ko ang pag-arte. Hindi lang ito tungkol sa pera o kasikatan. Wala akong ibang naiisip na makakapagpasaya sa akin bukod sa maging isang artista. Malungkot niyang sabi. Minsan pang nakadama ng lungkot si Dion para sa kanya. Kung alam lang ni Alona kung ano ang tunay niyang dahilan kung bakit niya pinasok ang mundo ng showbiz. Walang nakakaalam ng lahat pero si Dion ay isang dating CEO at businessman. Minana niya ang yaman ng mga yumaong magulang. Pero dahil sa isang dahilan, umalis siya sa mundo ng pagnenegosyo. At hinubad ang titulo ng pagiging CEO at pumasok sa mundo ng nakakasilaw na liwanag ng showbiz. Maya-maya ay narinig na nilang mga grupo na naghahanap sa kanila. Sumigaw rin sila pabalik, kaya naman nakita na sila ng mga ito. Grabe no, punong-puno ka talaga ng kamalasan. Akalain mong mawala kayo? Kawawa naman si Dion. Sabi pa ni Sheila na naging malambing na lumapit sa binata. Hay nako, parang sawa kong makapilipit. Naiinis niyang bulong. Maya-maya ay nilapitan na ang bawat isa para alisin ang posa sa mga kamay ng bawat manlalaro. Nagtaka sila kung bakit sila lang ang hindi pa tinatanggalan ng posas. Dahil wala kayong nakuhang treasure, napagkasunduan naming lahat na parusahan kayo at hindi paghiwalayin hanggang bukas. Okay ba yon? Tanong ng staff. Ano? Ano? Sabay pa nilang naibulalas. Huwag kayong mag-alala. Hanggang bukas lang naman. Sa ngayon, bahala na kayong mag-decide kung saan kayong kwarto matutulog. Sabi pa ng staff. San pa ba? Di sa kwarto mo. Sagot lang ni Dion. Ano? Ayoko nga. Baka mamaya magalit sa akin ng mga fans mo. Mabuti nga sa'yo. Hindi na ako makapaghintay na awayin ka ng mga babaeng nagkakandara pa kay Dion. Sabi pa ni Sheila. Sabay kinuha ang cellphone at kinuhanan sila ng litrato. Ano ba naman yung ginagawa mo? Tigilan mo na nga! Singhal pa niya kay Sheila. Wala na nga silang nagawa sa parusang iginawad sa kanila ng buong staff. Kaya hanggang sa makauwi sila sa hotel, naghihilahan sila kung saan kwarto matutulog. Pero nagwagi naman siya sa kwarto niya sila humantong. Ang akala ko ba, ayaw mo sa kwarto mo? Paano ako maliligo? Tanong niya sa binata. Okay. Kaya pala nagbago ang isip mo. Paano nga ba? Di sabay na tayo para hindi ka na mahirapan. Nakangising sabi ni Dion. Ang kapal mo ha? Palibhasa ikaw ang pinakamakikinabang sa lahat ng to. Sa akin, wala namang magagalit. Pero sa'yo, taong bayan ang kalaban ko. Pwede ba? Sigaw niya pa. Okay lang yun may shining star. Kahit na you and me against the world pa tayo, ipaglalaban naman kita. Okay? Kaya huwag ka nang mag-alala. Pareho silang hindi nalang nag-shower. Pagod na rin sila kaya naipasya na lang nilang mahiga na talaga sa kama at matulog. Agad naman silang nakatulog. Nang magising siya, nagulat siya na magkayakap na pala sila. Ano ba naman to? Malaking problema to eh. Paano pa ako magkakaroon ng maayos na karir kung matapos ang mga nauna kong problema, ay siya naman ang pumalit? Sabi niya sa isip ng bumangon at mapatingin sa binata. Hindi niya maunawaan kung bakit bigla na lang bumilis ang tibok ng puso niya nang bigla siya nitong hilahin at mapadagan siya sa katawan nito. Tulog pa tayo. Mamaya pagod na naman. Mahinang sabi nito habang patuloy siyang niyayakap. Ano ba? Bitawan mo na nga ako? Baka mamaya may makakita sa atin. Makuhanan pa tayo sa gantong posisyon. Hindi na talaga matatahimik ang buhay ko. Bulalas niya. Hayaan mo na lang ang mga yon. Wala naman silang magagawa kapag ikaw ang pinili ko. Sabi pa ni Dion. Sira ulo ka talaga? Huwag kang magbiro ng ganyan. Alam ko naman na mahal mo ang mga fans mo. At mahal ka rin nila. Umaga pa lang ay kalat na sa social media ang larawang kinuhana ni Sheila. At pumapalo na yon ng million views. Ganun kasikat si Dion. Kaya naman alam ng lahat na ano pa man ang kalabasan ng show ay papalo yun sa takilya. Nako, nakita nyo na ba na milyon na ang views at marami ng masasamang comments sa nakapost na picture nyo ni Dion? Sabi ko na nga ba, malas ka kasi maraming nagagalit sa'yo. Hindi ko alam kung bakit nagpupumilit ka pa rito. Sabi ni Sheila sa kanya.
Ano ba kayo? Hindi naman si Alona ang dahilan niyan. Hindi lang talaga gusto ng mga fans ko na may ibang babae sa tabi ko. Kahit sino pa ang nariyan sa larawan na yan, ganyan ang sasabihin nila. Liba na lang kung ipapakilala kong special someone. Sabat ni Dion upang ipagtanggol siya kay Sheila. Nako ha, mukhang malakas sa'yo si Alona. For sure na naawa ka lang sa kanya. Sabi rin ng isa sa mga staff na naroon. Napairap naman siya sa mga nag-uusap. Sorry ha, pero hindi ko kailangan ng awa niyo. At pakidelete na ang post mo bago pa kita sampahan ng kaso. Sabi niya na kay Sheila tumingin ng masama sabay alis na sa harapan ng mga ito. Hindi niya alam na sinundan pala siya ni Dion. Alona, sandali lang. Tawag nito sa kanya. Bakit? Kung kakaawaan mo rin ako, hindi bali na lang. Sabi niya, natangkang nga alis na muli. Pero maagap na nahilan ni Dion ang kamay niya. Hindi nila alam na may ilang tao ang nakakita sa kanila at nakuhanan sila ng larawan. Lumabas sila ng hotel at naglakad-lakad sa labas. Mabuti na lang at pareho silang nakasuot ng sombrero kaya hindi sila gaanong nakikilala ng mga tao sa paligid. Ang saya rin ng ganito, no? Yung hindi ka masyadong kilala ng mga tao kahit sobrang sikat. Ikaw lang naman ang sikat eh. Ako? Nakikilala lang nila para laitin at i-bash. Sabi ni Alona. Pero nagulat siya nang hawakan na naman ni Dion ang kamay niya at ayain siyang maglakad-lakad pa. Alona, pwede ko bang malaman ng tungkol sa controversial na pangyayari? Tumingin lang muna siya sa binata. Tapos, bumuntong hininga ng malalim. Sikat na sikat ang love team namin ni Jason. Pero hindi ko alam na mag-on na sila ni Alicia. Labis na dinamdam ni Alicia ang lahat dahil inakala niya na niloloko siya ni Jason. Ang nagpasama ng lahat ay nang ilabas ni Mr. Rodriguez ang video ni Alicia para ibintang sa akin ng sisi sa lahat ng mga pangyayari tungkol sa pagkawala niya. Simula noon, nagalit na sa akin ang lahat ng fans namin. Doon na rin nasira ang career ko. Hindi ko nga akalain na may chance pa ako para makabalik eh. Nasa na ba sila ngayon? Talaga bang nagpatiwakal si Alicia? Tanong ni Dion na tila ba mayroong idea sa mga pangyayari. Actually, hindi nga pinalabas sa media ang libing niya. Ang alam lang ng taong bayan, kahit ako, ang alam ko wala na siya, patay na siya. Sagot ni Alona. Kung ganon, walang nakalam kahit na sino? Kahit ikaw hindi mo mismo nakita ang bangkay ng nagpakamatay mong kaibigan? Si Jason ba? Hindi mo na rin nakikita? Nasira din ang karir niya, pero hindi tulad ko. Tinalikuran na niya ang showbiz. Hindi ko naman siya masisisi. Okay, sapat na ang mga nalaman ko. Tayo na. Sabi ni Dion sabay-akbay sa mga balikat niya at kahit anong saway niya na huwag nitong gawin yon in public, matigas ang ulo ng binata. Ang araw na iyon ay nasundan pa sa pagitan nila. Matapos ang taping ng reality show, nadalas ang pagkikita nila ni Dion. Alam niya na mali yon dahil posibleng masira at maapektuhan ang career ng binata. Minsan na niyang iniwasan si Dion, pero ang binata ang palaging gumagawa ng paraan para makalabas sila. Hanggang sa nakita na nga sila at palaging inilalabas sa balita at blind item. Dahil doon, tila sumikat na rin siya at nagkaroon ng mga proyekto. Pero sa dami ng nagagalit sa kanya at sumisira sa karir niya, nagtataka nga siya kung bakit nakakaya pa rin niyang humarap sa kamera. Si Dion ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Ang kinahantungan ng reality show ay hindi umayon sa gusto ni Dion. Magaling naman lalaro si Alona, pero nang dahil sa voting system ang pinagana, nanalo si Sheila Hermona. At dahil doon, si Sheila ang nakatanggap ng papuri at simpatya ng taong bayan. Pero lingid sa kalaman ng lahat, parte pa rin yun ang mga plano ni Dion. Alona! Alona! Narinig niyang tawag mula sa labas ng bahay nila. Alas 10 na ng gabi, hindi pa nakontento ang tumatawag sa kanya. Binato pa nito ng maliit na bato ang bintana niya. Tumayo siya para silipin. Tapos, tumunog ang cellphone niya. Kaya kinuha niya yon agad sa bulsa. Hello? Bakit ba ang kulit mo, Dion? Tanong niya habang hawak ang cellphone. Miss na kasi kita.
Di ba ako pwedeng pumunta dyan sa kwarto mo? Dion, huwag ka nang makulit. Ang mabuti pa, mag-iwasan na lang tayo. Nagsalita na mga fans mo. Isa pa. Natitigilan niyang sagot. Basta papasok na ako. Binigyan ako ng susi ng papa mo. At anytime raw pwede akong pumasok at pumunta dyan sa kwarto mo. Kaya lang ng oras na yon ay wala ang parents niya. Nagpunta ang mga magulang niya sa probinsya para asikasuhin ang lupa nilang matagal nang ipinagbibili. Ha? Nako! Huwag ka nang pumasok! Ngunit bago pa man niya masabi ang mga sasabihin, ay nawala na sa kabilang linya ang binata. Mabilis niyang inilak ang pintuan ng kwarto niya. Maya-maya ngay narinig niya ang katok nito sa pintuan niya. Ano ka ba naman, Alona? Bakit kasi siya may susi? Naiiling niyang bulong sa sarili niya. Alona, nandito lang ako. Okay lang. Hindi kita pipiliting patuloyin ako dyan sa kwarto mo. Pero okay lang ba? Dito lang ako sa likod ng pintuan mo? Dion, bakit mo ba ginagawa to? Alam mo bang pwede kang masira? Alam mo bang pwedeng gumuho ang kastilyo mo sa ginagawa mo? Mariin niyang sabi sa binata. Ayaw na niyang matulad ito sa naging buhay ni na Alicia at Jason na nasira ng dahil sa kanya. Sigurado ka bang ikaw ang dahilan ng pagkasira nila? Seryosong tanong ni Dion. Hindi ikaw ang may dahilan kung bakit naging ganun ang kinahinatnan ng karir nila. Bawat tao sa mundong to, may kakayahang magdesisyon. Pinili nilang mawasak ng dahil sa mga emosyon nila. Sa totoo lang, ikaw ang sinira nila. Makinig kang mabuti. Dugtong pa ni Dion. Ikaw ang makinig. Sira na ang karir ko. Ang sayo ayos na ayos. Ayokong hilahin ka pababa. Kaya umalis ka na, please. Sabi pa niya. Paano kung ayoko? Dion, bakit ba ang tigas ng ulo mo? Huwag mo nang sayangin ang buhay mo para sa akin. Nakahanda na akong talikuran ng showbiz. Ayoko na. Kasi mahal kita. Hindi ba pwedeng ang gwapong tulad ko at idolo ng buong mundo? Hindi ba pwedeng magmahal ng isang Alona Rivera? Tanong ni Dion. Narinig niya na nabasag ang boses nito at ngayon ay umiiyak na. Umalis ka na. Hindi ka drama actor. Action star ka. Kaya huwag ka na magdrama pa. Sabi niya sa binata. Alam niya sa puso niya na mahal na niya ito. At sa kauna-unahang pagkakataon umibig siya sa isang bituin na habang buhay niyang nais makita ang Ningning. Halos umabot ng ilang oras na pinipilit niya si Dion. Ngunit naroon lang ang presensya nito sa likod ng pintuan niya. Naawa na siya sa binata at naririnig na rin niya ang kalam ng tiyan niya. Kaya't nagdesisyon na siyang buksan ang pintuan. Pagbukas niya, nakita niya ito na nakaupo at nakasandal pala sa pintuan. Naawa siya kasi alam niyang wala pa itong tulog dahil galing pa sa shooting ng bago nitong pelikula. Dion, tawag niya. Bahagya siyang yumukod para tapikin ang binata. Ngunit bigla siya nitong hinila at niyakap. I miss you. Ang akala ko titiisin mo na ako habang buhay. Mahal na mahal kita, Alona. At kaya kong talikuran ng lahat para sa'yo. Dion naman eh. Bulalas niya. Hindi ito ang gusto kong mangyari sa'yo. Kumalas siya sa pagkakayakap sa binata at tinignan niya ito sa mukha. Nahaplos pa ng dalawang palad niya ang mga pisngi ni Dion. Mahal mo rin ako. Nararamdaman ko. Please? Nahawakan din ni Dion ang mga kamay niya. Pero hindi tayo pwede. Siguro nga pinagtagpo lang tayo ng pagkakataon. Pero hindi tayo para sa isa't isa. Naluluha niyang sabi. Tigilan mo na mga linyang yan. Gasgas na yan. Babaguhin ko na ngayon ang mga linyahang yan. Pinagtagpo tayo. Kasi para tayo sa isa't isa. At pwede tayo. Tayo ang bagay. Wala nang ibang babagay sa atin. Sabi ni Dion. Sa puntong yon, kinilig siya. Kaya lang hindi niya magawang intindihin ang kilig na nararamdaman kasi natatakot siya para sa binata. Ayaw ni Alona na matulad ito sa kanya. Alam niya na ang pag-arte ang buhay at passion ni Dion. Ayaw niyang putulan ito ng matayog na pakpak para makalipad. Sige na, magluluto ako. Tapos kumain tayo.
matapos umuwi ka na ha. Sabi niya sa binata. Hawak niya ang mga kamay nito at bumaba na sila sa kusina. Pagdating doon ay pinagluto niya ng masarap na pagkain ng binata at sabay silang kumain ng hapunan. Dion, yung kotse mo sa labas. Ah, huwag kang mag-alala. Kotse ni Paolo ang ginamit ko. Nakangiting sagot agad ni Dion. Dion, pero hinawakan lang ni Dion ang isang palad niya. Pwede bang dito ako matulog? Ha? Ano kasi Dion? Hindi ako katulad ng mga babaeng nakasama mo na ha? Kasi ano? Nauutal, nasagot niya sa binata. Bahagyang natawa si Dion. Alam ko naman, wala akong gagawing bagay maliban sa pahintulutan mo akong gawin ko. Gusto ko lang makasama ka. Grabe, miss na miss kita. Ang tagal namin sa lock-in taping eh. Sa susunod, mawawala na naman ako ng mga 3 buwan. Ano ba naman yung makasama kita ng 3 araw dito sa bahay mo? Bukas siguro uuwi na si mama at papa. Baka hanggang bukas ka lang pwede. Sabi pa niya. Okay, papakiusapan ko si Papa Dante. Huwag muna silang umuwi at magbakasyon pa ng 3 araw. Ha? Ano ka ba naman, Dion? Lalaki ka at babae ako. Baka mamaya may magawa tayong hindi dapat. Umalis ka na pagkakain mo. Sabi niya at saka tinangkang tumayo. Ngunit biglang tumayo si Dion sa kinaupuan at niyakap siya. Ganito lang. Yayakapin lang kita. Promise. Pipigilan ko ang sarili ko na may gawin. Mahal kita, Alona. Sobrang miss na miss lang kasi kita. Kaya nga ako nang nagpunta rito. Hindi ka ba natatakot, Dion? Na mawala ang lahat sa'yo? Alam mo, pakiramdam ko. Karibal ko ang lahat ng mga babae sa buong mundo. Lahat ng account ko, puno na ng pagbabanta. Ayaw nila sa akin para sa'yo. Mahirap ang pinapasok nating relasyon. Mahal kita. Wala akong pakialam. Kakayanin kong gawin ang lahat. At harapin ang lahat ng problema. Kung kapalit nun ay makasama ka. Lahat ng bagay dito sa mundo mawawala. Maliban sa mga alaala na nagawa mo sa buhay mo habang nandito pa tayo. At ayokong may pagsisihan habang buhay. Tapos noon ay niyakap siya ni Dion ng mahigpit. Nakita na lang niya ang kanyang sarili na naluluha dahil sa mga sinabi nito. Anak, pasensya ka na. Iniwan ko ang mama mo sa probinsya. Ako naman na may pinuntahan lang. Kaya hindi pa kami makakauwi dyan ng mga 3 araw pa. Sabi ng kanyang ama sa kabilang linya. Papa, baka naman dahil pinakiusapan lang kayo ni Dion. Nandito po siya at nangungulit sa akin. Yun ba? Okay lang yun anak. Nagpapasalamat nga ako kay Dion. Kasi naglaan siya ng oras para samahan ka. Nakakatakot na kasi ang mga hater mo eh. Di ba nga noong nakaraang gabi eh, binato ang bintana natin. Kaya nabasag. Okay lang anak. Isa pa, matanda ka na. Alam mo na kung ano ang tama at mali. Bukas naman ang isipan namin ng mama mo tungkol sa mga bagay-bagay. Sabi ng ama sa kabilang linya. Papa naman, parang sinabi mo naman na may gagawin kaming masama ni Dion. Alam po namin ang tama at mali. Kaya wag po kayong mag-alala. Sabi niya. Tapos ay kinuha ni Dion ang cellphone sa kanya. Papa, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko sisirain ang tiwala niyo sa akin ni Mama. Ingat po kayo. Dion, salamat. Ipinagkakatiwala ko muna sa iyong anak ko. Sige na. Sabi pa nito, sabay pinatay na ang linya. Sinikap nilang maging masaya ang 3 araw na magkasama sila. Una, naglinis sila ng buong bahay. Lahat ng mga pwede nilang gawin ng magkasama ay ginawa nila. Hindi nila kailangang lumabas ng bahay dahil bago pa pumunta si Dion sa kanila ay puno na pala ng pagkain at iba't ibang supply ang sasakyan nito. Talagang handa ka sa mga gagawin mo ah. Aminin mo nga sa akin Mr. Dion Hernandez. Plano mo to no? Yung pag-alis ni na mama at papa. Nakataas ang kilay at nangingiting tanong niya sa binata. Nasa kwarto niya sila at nakaupo sa sahig habang nakasandal sa kama at nanonood ng pelikula. Oo na. Aamin na po ako sa kasalanan ko. Ang kasalanan ko lang naman po eh, ang ma-inlove sa babaeng katulad mo. Kahit na saan pang mundong ginagalawan mo, susundan kita. Kahit na sa ilalim pa ng dagat yan. Dion, bakit mo ako minahal? Kailan mo ako natutunang mahalin? Simula pa nung
una kitang makita sa TV. Maiksing sagot ni Dion. Napanganga naman siya. Tila nakalimutan niyang minsan siyang sumikat bilang isang artista at singer. Simula pa noon? Nagugulat niyang tanong. Oo. Nagsisimula na noon ang karir ko bilang CEO. Pero nung napanood kitang kumakanta sa isang concert, kasama mo yung kaibigan mong si Alicia at katambal mo pa si Jason sa mga pelikula, na in love na ako sa'yo. Sagot ni Dion. Tatayo na sana siya kasi parang hindi niya mapaniwalaan ang mga sinasabi ng binata. Pero mabilis siyang hinila ni Dion paupo. Kaya nagtama ang kanilang mga mata at nagkatitigan. Hindi ko na pipigilan ng sarili kong halikan ka. Mahinang sabi ni Dion habang papalapit ang mukha nito sa mukha niya. Bumaba ang tingin nila sa mga labi ng isa't isa. Pigil ang paghinga niya habang nakikita ang binata na unti-unti nang lumalapit ang mga labi nito sa labi niya. Wala na siyang nagawa kung di ang pumikit. Ilang sandali pa ay nalasap nilang matamis na halik ng isa't isa. Ngunit nagulat na lang siya nang tumigil ang binata sa paghalik sa kanya. Sorry, hindi ko napigilan ang sarili ko. Bulong ni Dion, tapos ay umusog ito ng bahagya sa pagkakaupo. Bakit ka nagsusorry? Nakakaloka ka ha? Kasalanan bang halikan ako? Pero thank you na rin. At least alam ko na ginagawa mo ang lahat para magpigil. Hindi na rin ako mahihirapan pa kapag nandyan ka. Nakangiti niyang sagot. Pero hindi ko mapaniwala ng sinasabi mong na in love ka sa akin nung makita mo ako sa TV. Bakit naman? Alam mo Miss Halona, ang pag-ibig pwede kang tamaan kahit na nasang sitwasyon ka pa. Anong magagawa ko kung pinana ako ni Cupido nung time na napapanood kita sa TV? Pwede yun. Simula noon, sinubaybayan na kita. At ang totoo niyan, ikaw ang dahilan ko kaya ako pinasok ang showbiz. Simula nang lumamlam ang karera mo sa mundo ng showbiz, ipinangako kong ibabalik kita at magkasama nating haharapin ang mga problemang ito. Yung mga tao na bumabati ko sa'yo, wala sila kapag ako nang nagsalita. Tingnan mo, kaya kong baliktarin ang ikot ng mundo. Mayabang pa nitong sabi, pero sa ngayon, i-enjoy ko muna itong secret relationship natin. May tamang oras at panahon, malalaman din nila. At ipagsisigawan ko na si Alona Rivera, ang pinakamamahal kong babae sa buong mundo. May determinasyong sabi ni Dion. Tumagal pa ng 6 na buwan ang kanilang pasikretong pagkikita ni Dion. Mahal niya ang binata kaya naman, kahit na nag-aalala siya, hinahayaan na lang niya ito sa gustong gawin. Na-invite si Alona sa isang talk show para mag-guest. Pero hindi nila alam na pakanayon ang dati niyang manager para sirain siya sa madla. Kaya lang, ang inakala nitong pagkasira niya, ang siya palang magiging mitsa ng pagkabulgar ng katotohanan. Okay, ngayon mga kaibigan na manonood, narito ang ating guest of the day, ang pinaka-controversial na babae sa lahat ng panahon, Alona Rivera. Pagpapakilala sa kanya ng host ng TV show. Hello sa lahat. Salamat sa pag-invite sa akin dito. Maiksi niyang salita. Okay, salamat din. Ngayon ay may mga ilang katanungan lang kami sa'yo, Miss Alona. Sana'y masagot mo ito ng taos sa puso mo. Miss Jing, sasagutin ko hanggat sa abot ng aking makakaya. Sagot niya. Okay, salamat naman. Ang tanong ko, tumunog ang nakakatensyong background music nang magsimulang magsalitang host na si Jing. 5 taon ang nakakaraan. Totoo bang inagaw mo ang nobyo ng matalik mong kaibigan na si Alicia? At totoo bang ikaw ang dahilan ng pagkawala niya? Nang tanungin niyo ni Jing sa kanya, hindi niya alam kung sasagutin niya ba o hindi. Hanggang sa mga oras na yun hindi pa rin siya handang sabihin ang side niya sa kwentong yon. Oops, ang hot seat ha? Hindi ko akalain na yun ang itatanong mo sa akin, Miss Jing. Alam mo kasi ang kwentong yan ay parang isang aklat na matagal nang nakasara. Pero isa yung aklat na bago isinara ay may mga nawawalang pahina. Kailangan ng taong bayan na marinig ang katotohanan sa likod ng pagkawala ni Alicia Mendez at ng nobyo nitong si Jason Ferrer. Miss Jing, hindi ako na-inform na sensitive topic ang pag-uusapan. Tahimik ng buhay ni Jason at wala na akong kinalaman sa kanila. Gusto kong ituloy ang career ko. Hindi sila kasali sa bagong yugto ng buhay ko. Sagot niya. Tinangka niyang tumayo pero
Natigilan siya nang makita si Dion sa backstage. Ah, oo nga pala mga kaibigan. Live na live tayo ngayon. Pasensya ka na Miss Alona kung nabigla ka namin sa mga tanong namin. Pero hindi kasi pwedeng habang buhay na lang na manahimik ka. At habang panahong nakalagay sa isang fill in the blanks ang kwentong ito, Miss Jing. Okay mga kaibigan, live na live! May isa pa tayong guest bukod kay Miss Alona. Meron daw siyang malaking balita at katotohanang isisiwalat ngayon sa ating lahat. Kaya kung ako sa inyo, ay tumutok lang kayo sa show nating ito at sa live, bipa ni Jing. Tumayo siya para umalis na lang nang makita niyang nagkaroon ng commercial break. Pero hinarangan siya ni Jing. Miss Alona, huwag kang umalis. Kasi kahit umalis ka, lalabas at lalabas na ang katotohanan. Wala akong pinapanigin sa pagkakataong ito. Pero salamat sa isang tao at dito niya napiling isiwalat ang katotohanan 5 years ago. Mahinang salita ni Jing sa kanya. Jing, ano ba? Wala akong kailangang ipaliwanag, alam mo yan. Si Jing na isa sa mga kaibigan niya at kasabayang artista noong pareho silang nagsisimula. I know, kaya nga gusto kong malaman ng lahat kung ano ang totoo. So please stay. Matapos ang 5 minuto, muling umere ang show. Okay mga kaibigan, masyado na tayong nasasabik sa mga kontrobersyal na pangyayari. Sinong mag-aakala na pinagdudugtong ng isang kwento ang nakaraan at ang kasalukuyan na alam naman nating may kinalaman din sa ating magiging hinaharap? Kaya hindi ko na kayo pasasabikin pa. Tinatawagan ko na ang ating guest of honor. Guwapo at sikat na matini idol sa buong mundo, Dion Hernandez. Hello mga kababayan. Alam kong na-miss niyo ako. Ang tagal nating hindi nakita. Pero hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nandito ako para sabihin ang isang kwento na hindi niyo inaasahan. Actually, kung papanoorin ang lahat ng pelikula sa likod ng aking nakatagong damdamin, doon makikita ng lahat ang katotohanan sa kwentong ito. Oh, mukhang gusto mo nang sabihin ang lahat. At kaya ka ba nag-produce ng isang pelikula para maisiwalat ang lahat? Yes. Umalis na si Miss Alona. Sigaw ng isa sa mga production staff. Okay lang, Jing. Huwag mo na siyang ipahabol. Sasabihin ko ang totoo. May alam ako sa kwentong ito. Na kahit si Alona, hindi niya alam. Isisiwalat ko ang katotohanan ngayon. Pero mahabang kwento ito. Kaya panoorin niyo na lang ang video. Sabi ni Dion. Tapos noon, ay umere na sa lahat ng telebisyon ang video na nagsasaad ng kwento. 5 taon ang nakakaraan nang pumutok ang balitang nagpatiwakal ang kaibigan ni Alona Rivera na si Alicia Perez, kapwa niya artista at matalik na kaibigan. Naglabas din ang manager nila ng isang video ng pamamaalam nito bago raw magpakamatay. Pero ang totoo, sobrang sikat na kasi ni Alona at dahil doon, lumaki ang demand ng talent fee niya. Natuklasan ni Alona na dinadaya siya ng manager niya na si Mr. Rodriguez. Para walang gulo na mangyari, nanahimik sila ng kaniyang ama at umalis sa poder ni Mr. Rodriguez. Naiwan si Alicia na talent sa ilalim ng pamamahala nito. Pero hindi alam ng lahat na tatangkilikin ang buong madlang tambalang Jason at Alona. Humatak at kumita ng bilyones ang bawat pelikula nila. Kaya naman ang bitter na manager, gumawa ng paraan na ikababagsak ni Alona Rivera. Nagkataon na nagpaalam si Alicia na aalis na sa mundo ng showbiz dahil nabuntis sa nobyo nitong hindi naman artista. Doon na nakagawa at nakaisip ng masamang paraan si Mr. Rodriguez. Tinakot niya si Alicia at pinagawa ng isang video. Isang video na ang sinisisi ay si Alona at Jason. Iyon ang naging simula ng pagbagsak ng career ng isang Alona Rivera at tuluyang pagkawala ni Jason Ferrer sa industriyang ito. Doon natapos ang video na nakita't napanood ng buong madla. Hindi pa tapos ang kwento. Hindi totoong nagpakamatay si Alicia. Ang totoo, namumuhay siya ng masaya sa Australia kasama ang kaniyang pamilya. Nagpadala siya ng video record niya para ipaalam sa lahat ang katotohanan. Pero ito ay last year pa. Ngayon ko lang inilabas sa inyo. Nang sa ganun, ay magkaroon sila ng oras na lumipat ng ibang bansa at namuhay ng tahimik. Isang nakakagulat na revelasyon
Pero Mr. Dion Hernandez, may sasabihin ka pa ba matapos ang revelasyong ito? Tanong ni Jing. Oo. Humarap siyang muli sa camera. Tapos ay na-close up siya sa lahat ng TV monitor ng kanya-kanyang tahanan na nanonood sa kanya. Nakikiusap ako sa lahat ng fans ko, basher ni Alona at mga taong nagagalit sa kanya. Wala siyang ginagawang masama. Tiniis niya ang lahat ng mga bintang at akusasyon ninyo. So please, pabayaan ninyo ang isang Alona Rivera na makapagtrabaho at mabuhay ng masaya. Sa piling ko, ipinapaalam ko sa inyong lahat na mahal ko si Alona at wala nang pwedeng manakit pa sa babaeng mahal ko. Sabi lang ni Dion, tapos ay umalis na siya sa stage at hinanap ang babaeng mahal niya. Habang nangyayari ang pagsisiwalat ni Dion sa katotohanan, kasalukuyan namang kasama ni Mr. Dante Rivera ang pulis para dakpin at hulihin ang dating manager ni Alona at papanagutin ito sa mga kaso at kasalanang si Alona ang humarap at nagdusa. Kasama ang mga nakalap na ebidensya ni Dion, kaya ang manager ni Alona ay nakulong at nasampahan nila ng kaso. Alona, nasan ka na? Mahal ko, magpakita ka na! Sigaw ni Dion habang tumatakbo at hinahanap si Alona sa mga silid na naroon. Sinuyod na niya ang mga dressing room pero wala doon ang dalaga. Dion, sa palagay ko nasa parking lot si Alona. Nawawala kasi ang susi ng kotse niya sa driver nila. Sabi ni Paolo, please Dion, hanapin mo ang anak ko. Baka mamaya nalulungkot at shock pa rin siya sa mga lumabas na balita ngayon. Sabi naman ang mama ni Alona. Okay po mama, huwag kang mag-alala. Akong bahala sa kanya. Sagot niya tapos ay nagmamadali na niyang hinanap si Alona. Mabuti na lang at naglagay siya ng tracking app sa cellphone ni Alona. Kaya't madali niya itong nalocate. Sa kotse nga ito nagtago. Kinatok niya ang bintana ng kotse nito para makapasok. Papasukin mo ko. Pakiusap niya. Mabuti naman at binuksan na rin yun ni Alona at nakapasok siya sa loob ng kotse. Pagkapasok, niyakap niya agad ang dalagang nooy umiiyak. I'm sorry. Hindi ko sinabi sa iyo ang totoo. Sabi pa ni Dion. Dion, matagal mo nang alam ang totoo. Bakit mo inilihim sa akin? At saka hindi aksidente ang pagkakakilala natin? Ganun ba yun? Oo, sabi ko nga sa'yo, na in love ako sa'yo. Ginamit ko ang kakayahan ko na makapasok sa mundo mo. Isipin mo na lang na isa akong prinsipe sa ibang mundo at dumayo sa mundo mo para lang tulungan ng isang prinsesa na inaapi. Sira ka talaga? Ginawa mo namang fairy tale ang buhay ko. Sabi niya habang pinupunasan ng mga luha. Kaya huwag ka nang iiyak pa. Mahal kita, tandaan mo. At kalaban ko ang lahat ng magpapaiyak sa'yo. Sabay halik nito sa mga labi niya. Pero, paano ng karir mo? Baka mamaya magalit sila kasi sinabi mo pa sa kanila na akong babaeng mahal mo. Paano kung awahin ka nila? Eh ano na naman? Hindi naman tayo magugutom dahil lang hindi na ako artista. Ikaw lang ang kailangan ko sa buhay ko. Kaya nga sabi ko sa'yo, kaya kong talikuran ng lahat ng ito. Pinasok ko lang naman ang pag-aartista dahil sa'yo. Kasi gusto kong malaman mo na sa mundo ko, ikaw lang ang nag-iisa kong bituin na kahit kailan, hindi mawawala ng ningning. At handa akong ibigay ang lahat ng liwanag ko sa nag-iisa kong star. Tapos ay muli silang nagyakap at pinadama ang kanilang pagmamahalan. Natapos ang lahat ng gulo sa buhay ni na Alona at Dion. May mga nagalit at may mga nagbigay ng simpatya sa kanilang kwento. Naku naman yung mga basher na yan ni Sir Dion. Yan yung mga babaeng nasaktan kasi nalaman nilang si Alona na ang mahal niya. Palatak ni Paolo. Hayaan na lang ninyong mga yan kasi waging-wagi na yung dalawa tingnan nyo. Inginuso pa ni Jinx na Dion at Alona na Noy kasalukuyang naglalambingan. Naku, ihanda na natin ang mga sarili natin. Tiyak na marami pang luluha sa mga darating na araw. Nagkatawanan na lang sila habang pinagmamasdan pa rin ang dalawa. Makalipas ang tatlong buwan, lahat ay nasa venue na ng kanilang kasal. Uy, grabe.
Sa tingin ko itong pinakasikat at kontrobersyal na kasalan ng taon. Sabi ni Jing at ng iba pang mga artista na naroon. Nakatanggap na rin sila ng pagbati mula sa iba't ibang TV station. Namili lang sila ng mga paparazzi na papapasukin upang kahit na papaano ay maging pribado ang kasal nila. Noon, akala ko ang wagas na pag-ibigay sa pelikula lang matatagpuan. Sa dami ng sakit at kahihiyang dinanas ko, ginusto kong talikuran ang mundo ng showbiz. Pero mabuti na lang, hindi ko agad ginawa yon. Kasi sa mundong ito ko rin pala makikilalang bituin ang buhay ko na siyang tutulong sa akin na lumaban at bumangon. Deon Hernandez, mahal na mahal kita at salamat sa pagpasok mo sa mundo ko. Madamdaming salita ni Alona habang sinusot ang singsing sa daliri ni Deon. Dati pangarap lang kita. Nabubuhay ako sa mga ngiti mo sa TV. Sinusubaybayan ko ang bawat palabas mo. Pero gumuho ng minsan ang mundo ko nang makita kitang nadudurog sa isang problema. Malungkot ako kasi hindi ko magawang damayan ka. Simula nun, pinangako ko na sa sarili ko na hindi ako papayag na ang may shining star ko ay mawala ng ningning at liwanag. Para sa mga taong tulad ko na napasaya mo, ikaw lang ang kayamanan ko. Mahal kita at susuungin ko lahat makasama lang kita. Sabi niya, sabay suot ng singsing at maya-maya ay hinagka na nga sa mga labi si Alona. Nag-honeymoon sila sa isang magandang lugar. Lumipas ang isang buwan nang malaman nilang nagdadalang tao na si Alona. Isang taon nang lumipas, tuluyan ang nakabawi si Alona sa mundo ng showbiz. Natanggap na ng mga tao na sila ni Deon ang nakatadhana para sa isa't isa. Pagkalipas ng ilang taon pa, ay nagbalik si Deon sa pagninegosyo. At magmula nga noon ay sinikap nilang mabuhay ng masaya at kontento sa piling ng isa't isa. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Ngunit bago ang lahat, binabati ko muna si Ma'am Lorna Pinkian from Mindanao. Salamat po sa inyong pagsuporta at pag-aabang sa ating mga kwento. Sa lahat ng mga tagapakinig natin dyan sa Mindanao, binabati ko po kayo. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.